Alright, magandang araw, magandang oras sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Saan man kayo dako ng mundo naroon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras at sandaling ito. Pag-uusapan natin ang nangyari kay Kirk Matthew Tevez. Ito ay anak ni Congressman Tevez na kung saan sa nakaraang taon ay nasangkot si Kirk sa isang gulo na kung saan tinutukan niya ang isang security guard. Okay? At itong security guard ay hindi na ipinatuloy ang kanyang reklamo laban kay Kirk, at may mga nagsasabi na siya ay inareglo at hindi na rin nagtuloy o nagprosper ang kaso laban kay Kirk Matthew dahil nga itong nasabing security ay natatakot sa pamilya Tevez dahil meron silang kakayahan sa buhay. Okay? Itong March 28, 2023, 4:30 PM ng hapon, si Matthew Kirk Tevez ay tinambangan ng mga mahigit 10 kalalakihan doon sa Barangay Look, Dumaguete Oriental. Okay? At meron tayong nakikita dito na bagay kung bakit ito ay nangyari. Bagamat ito ay base lamang po sa ating analysis sa mga pangyayari. Ang una na nakikita natin dito na nangyari kay Kirk Matthew Tevez ay maaari ito ay isang diversion tactic ng mga Tevez family para ma-divert ang attention ng taong bayan at ang ating mga otoridad. Kung ang tanong ay posible ba na sila din lang ang may kagagawan doon sa pananambang kay Kirk Matthew Tevez, posible. Kasi kung ang gusto nila mangyari ay ma-divert yung issue tungkol sa pagkamatay ni Governor Degamo, ay hindi imposible na gagawin nila yon para maalis yung atensyon ng taong bayan sa issue tungkol kay Degamo at maalis yung atensyon ng mga otoridad at para na rin iligaw ang mga nagsasagawa ng investigasyon patungkol sa kinasasangkutan nila na insidente. Pangalawa na nakikita natin dito, malamang ang gumawa nito ay yung mga pamilya na kung saan ito yung mga namatayan. Okay? Dahil kung titignan natin, galit na galit ang pamilya ni Governor Degamo sa nangyari sa kanya na pinatay. At ang inaakusahan talaga nila at ang pinag-iinitan nila na gumawa nito ay walang iba kundi si Congressman Tevez na kasalukuyan nasa ibang bansa ngayon at hindi pa ito umuwi. Ngayon, hindi rin posible na yung mga ibang party o itong mga nag-aakusa kay Congressman Tevez ang gumawa nito. Kung ang tanong ay posible ba na inilagay nila yung kanilang doon sa kanilang kamay ang batas para makapagganti, pwede at hindi imposible. Kasi kung ang tao ay naiinip sa proseso
para makamit ang hustisya, hindi malayo na gagawin nila yon. At kung ang tao ay nawalan na ng pag-asa, hindi malayo na siya ay magsasagawa ng sarili niyang akbang para makamit niya ang hustisya. So yun po yung dalawa na anggulo na nakikita natin dito na kung saan ay tinambangan si Kerr Mateo Tevez na ito yung anak ni Congressman Arnie Tevez. Itong nangyari kay Kerr Mateo Tevez ay sa aking alaala ay hindi lumabas sa mainstream media. At maliban lang kung hindi ko napanood, pero kung inyong napanood itong pananambang kay Kerr Mateo Tevez, i-comment nyo na lang. So ayun ang ating topiko ngayon araw, at reaction natin at komento base sa ating analysis. Ang mga nabanggit ko ay hindi 100% na sigurado, pero ito ay base lamang po sa ating pag-aaral sa mga nangyayari at sa mga nakukuha natin na balita sa kasalukuyang sitwasyon ng mga Tevez at Degamo. So ayun lang mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat at see you on my next video.